bagong taon, bagong chika, at ihatid sa inyo ng bagong programang Showbiz sa IZ. Chismis at intriga, latest sa panlasa ng masa. Makakasama nyo sa isang oras na chismisan sa may init na showbiz balita. Jam Tarayo! Magandang umaga at ang halay hapon at gabi po sa inyong lahat. Kung nasaan po kayong lupalop ng mundo, naroroon! Saan ka na lang? Ayan na, good morning people of the world. Siyempre, buhay naman na tayo ngayon na naman sa umaga dahil wala na naman tayong ibang gagawin kundi ang magchismisan. Siyempre, ako po si Jam Tarayo, ang inyong kasikahan every Sunday morning. Makakasama niyo po ako sa isang oras na harutan, kulitan, lambingan, tawanan at siyempre, chikahan sa mga maiinit na showbiz balita. In and out of the Philippines. Ayan ha, good morning. Oy, uso na naman ang dengue ngayon ha. Nako, mag-ingat-ingat po tayo. Iwasan po nating mag-imbak, magtambak ng kung ano-ano mga katubigan dyan. Dahil doon talaga sila namumuhay. Doon sila nabubuhay at lumalaki, no? Iwasan po natin yan. Magkakaroon tayo ng ligtas at mapayapang pumumuhay. Uy, ha? Nakakataranta kaya kapag nagkakaroon ng ano, na may mga sakit-sakit sa pamilya. Kasi syempre, di ba? Hindi natin maiiwasan. May banta pa rin ng COVID-19. Tapos ito ngayon, dengue pa. Hoy, ha? Usong-uso na rin ngayon ang rabies. Nako, ha? Eto po, ha? Yung mother ko kasi, expertise niya yan. Nung siya po ay, ano pa, talagang active na active pa sa serbisyo. Eh, yan talaga ang pinaka-focus niya. Kumbaga, inaral niya talaga yung rabies na yan. Alam niyo po ha, eto lang naman, kung hindi niyo lang naman po alam, isi-share ko lang naman po sa inyo. Dahil yung, ang dami kasi nagko-contest, yung mga pumupunta sa bahay, ang dami nagsasabi na, uy, ano, meron namang turok yung aso mo ng anti-rabies. Okay na yan, hindi na yan makaka-apekto sa tao. Hindi po. Ito naman po ay base lang din po sa research o syempre sa napag-aralan din ng aking inay. Ano? Ang anti-rabies vaccine po pala na itinuturok sa aso ay protection niya laban doon sa kakagat sa kanya na kapwa niya aso rin na may rabies para hindi siya magkaroon. No? Pero kapag ka naturukan na siya nun, hindi ibig sabihin na hindi na siya tuturukan ng rabies vaccine pa ulit. Tuturukan pa ulit siya. No? At yun lang naman ay parang ano, initial protection. Parang kapag kakinagat ka, hindi ka masyadong maapektuhan dahil may anti-rabies vaccine ka. Same as with tao. No? Yung kunwari kahit yung aso mo, kunwari sarili mong aso yung kumagat sa'yo, ano? Kinagat ka ng aso mo. Ngayon, hindi ibig sabihin na porket na anti-rabies vaccine yung aso mo, okay ka na kasi may ano naman siya, may vaccine. Hindi po yun. Yung protection ng tao, iba doon sa protection ng aso. Pwede ka pa rin magkaroon ng rabies, no? Kaya kinakailangan pa rin na turukan ka, no? Hiwalay po yung rabies vaccine doon sa aso, tsaka doon sa tao, no? Hindi ibig sabihin na, may ano naman yan, may vaccine na yan, okay na yan. Hindi. Kailangan mo pa rin magpaturok dahil, naku, nakakaulol yan, B! Nakakaulol po ang kagat ng aso, ha? Tsaka talaga nakaka-panic attack. Kasi, biruin mo yun, ha? Once na nagkalagnat ka na, ano na yan, ha? Red alert na yan pagdating sa mga expert dyan. Kinakailangan ka na talagang dalhin sa RATM, yung mga hospital talaga na San Lazaro. Yan yung mga nagtuturok talaga ng mga rabies. Yan yung mga ano nila, mga research institutes. Ayan, yan. Dyan talaga dapat dinadala yung mga nakakagat talaga ng aso na talagang misama ng epekto yung aso. For example, ha, nangihina yung aso, naglalaway. Naku, delikado yan mga naglalaway, mga bi. Wag na wag po kayong magpapakagat sa mga naglalaway. Delikado yan. Sarot. So, ayan na nga, eto pa isang napakalaking balita, mga kababayan, mga kasamahan ko, mga motorista. Dahil, price rollback, ang laki ng ibinaba po talaga ng presyo ng ano, ng produktong petrolyo. 'Di ba? Dati halos na mag-aano na tayo, magwewelga na talaga 'yung mga motorista dahil aabot na talaga ng 100 . 'Di ba? Pero ngayon nabawi po last time I checked last night, na-check ko po ang presyo na ng produktong petrolyo doon sa may amin dahil meron na mga malalapit na mga gasolinahan doon malapit sa amin. ₱79 na lang po yung unleaded, no? ₱79 tapos yung diesel ₱80. Ayana. So, talagang ang laki talaga ng ibinaba. ₱20 din 'yon doon na nagmula doon sa halos 100 na presyo. Ngayon
halos 20 pesos po ang ibinaba ng ating produktong petrolyo. At sana no magtuloy-tuloy pa, 'di ba? Kasi talaga nga namang unlucky talaga nung pinagbago. Sobrang hirap po talaga na yung mga may mga sasakyan, talagang nagko-commute na lang sila dahil mas mura nga naman ang pagko-commute eh. Kesa yung sarili mong sasakyan ang ginagamit mo, ang mahal-mahal ng gasolina. Ang worry lang naman kasi natin kapag ka mas marami ang nagko-commute, eh syempre mas malaki po ang banta ng virus, ng pag-spread ng virus. Kasi syempre mas lalo magiging siksikan yung mga kalsada, yung mga jeepneys, yung mga tren, 'di ba? Yung mga bus. Dahil syempre marami nang mas marami ang commuter kaysa doon sa may mga sariling auto. Diba? So eto na nga no, isa ring pinaghahandaan ng ating pamahalaan sa ngayon ay ang pagbabalik po ng in-person na face-to-face classes or yung 100% na face-to-face classes, 'di ba? Yun nga lang, syempre hindi natin maiiwasan, meron talagang mga institutions, mga colleges, mga schools, lalo na yung mga private schools na mas gusto pa rin nila yung hybrid setup o yung tinatawag na blended learning, no? It's good kasi alam mo yun, hindi magkakaroon ng high yung risk po no ng pagkalat ng COVID-19 kasi nga yung iba naman nating mga estudyante o yung iba naman mga mag-aaral hindi rin naman po sila nakakapagpabakuna pa. Bakit? Kasi worried ang kanilang mga magulang, hindi nila alam kung baka anong maging komplikasyon ng mangyari sa kanilang mga anak, no, hindi rin naman natin sila masisisi. Kaya naman it's a good thing din na hindi talaga ginagawang mandatory ng government yung pagbabakuna sa mga bagets dahil syempre no, iba din naman talaga ang worry na nadadala niyan sa mga magulang. Syempre alam mo magkakalagnat yung anak mo, sasakit yung katawan ng anak mo, 'di ba? Iba rin naman talaga ang pag-aalala. Kaya no, talagang 'yan ang malaki talagang pinaghahandaan ng ating pamahalaan, ang pagbabalik na ng 100% in-person na classes. Ayan. So kaya naman no, inaanyayahan ko po kayo makichismis sa ating talakayan ngayong araw via our DWIZ Facebook page. Yan ang DWIZ 882. At syempre makijoin sa amin via Twitterverse by using the hashtag showbiz sa IZ. Ay, syempre, no, July 17 of 2022, ano, but we will still be giving you the hottest showbiz news of the week na nakala po syempre ng buong DWIZ. Ayan. Ay, bago ko makalimutan, ano, live na live din po pala kami sa aming YouTube account, yan ang DWIZ, sa DWIZ On Demand. Ayan, dyan niyo po kami mapapanood. At syempre, no, live din kami via IZ Radio at syempre IZTV. Ayan o, TV nga, diba? Ibang-iba na talaga, no? Kaya naman na kinakailangan ngayon mas presentable na, diba? Kaya may pabalikat ako for today. Ayan na nga, no? Syempre, pupuntahan na natin ang mga iinit na showbiz balita. Oy, eto number one. Alam mo, idol na idol talaga to ng kapatid ko eh. Eto si Michael Jackson. Pero ha, inalis na daw sa streaming sites ng Sony management ang tatlong disputed songs o pinagtatalunang kanta ng King of Pop na si Michael Jackson. Namatid na nilabas noong 2010 sa isang compilation album ang mga nasabing kanta. Kabilang na dito ang Breaking News, Monster at Keep Your Head Up. Isang taon matapos pumanaw noong June 25, 2009 ang sikat na singer. Nabatid na marami sa mga tagahanga ni Jackson na nagsasabi na ang lyrics umano ng nasabing kanta ay mula sa American session singer na si Jason Malaki. Charat! Naitinanggi naman ang naturang pamunuan. Ayon sa Sony management, nabawasan man ang kanta ni Jackson, mananatili pa rin available ang iba pa nitong awitin. Ayan. So, eto naman po, siguro gusto na rin nilang wala ng issue dun sa mga kanta ni Michael Jackson. Siyempre, ang tagal naman ng namahinga. Tapos, bibigyan nyo pa ng issue, mga sis, no? Tigil-tigilan na natin. Pero ngayon, syempre, siguro para na rin naman sa ikakapayapa ng lahat, ba? Diba? Kaya nagdesisyon silang alisin. Pero totoo din naman, actually yung tatlong ang kanta na nabanggit, hindi naman din ako familiar. Hindi rin naman ako familiar. Yung marami talaga siyang kanta na talaga nga naman nag-trending Thriller, Ben, di ba? Sa kanya ba yung Ben? Pero, alam niyo ha, sikat na sikat talaga ito sa Michael Jackson to the point na talaga lahat ng halos ng mga concerts niya talagang iniiyakan. Alam mo, na-compare nga ito eh. Na-compare yung mga concerts niya before doon sa mga concerts ng mga artists ngayon. Kasi alam mo, dati kapag umaakyat yung mga audiences sa kanya, yung mga diehard fans talaga sa stage, sinasayawan niya, talagang ini-involve niya doon sa concert niya, sa pinaka-production. Pero ngayon, kapag yung mga diehard fans umaakyat doon sa stage, no,
nakakalusot sila sa mga sa security. Talagang akala mo yung mga artista diring-diring. Pangit mo! Talagang nga namang parang kulang na lang wasi-wasi nila yung diehard fan nila doon sa stage. Eh, no? Talagang di yan ang pinakamalaking pinagkaiba. Kaya siguro marami talagang patay na patay dito kay Michael Jackson up until now. Diba? Iba rin talaga yung influence niya rin sa mga. So eto na nga susunod. Dahil maglalabas daw ng bagong music video ang Filipino-American na TikTok star na si Bella Porch. Sa isang tweet, inanunsyo ni Bella. Ipinasilip din ang social media. So streaming na to ngayon. Pinasilip din ang social media influencer ang ilang eksena sa music video ng Dolls. Kung saan makikita ang umiiyak ito kasama ang tila na mayapa nitong kaibigan. Taong 2020 na mag-viral ang isang video clip ni Bella sa TikTok habang nag-lip-sync ng M to the B. At sa ngayon, mayroon na siyang mahigit 90.5 million followers. Oye, di ba? Iba rin naman talaga ang ano eh, ang pag-increase talaga ng followers nito ni Bella Porch, di ba? Kasi biruin mo yon, dahil lang nasa nag-trending ka doon sa isang TikTok video mo, ngayon marami ka na talagang na-release na mga music, no? Iba rin naman talagang improvement. Ang bilis. At hoy, nag-viral din yung kanyang ano, yung kanyang collab with Bretman Rock. Na talaga nga namang mas lalo pa talagang umangat yung kanyang following kasi iba rin ang influence nito ni Bretman Rock at pareho sila nga may lahing Pinoy. Yeah, baby! Diba nakaka-proud kapag ganito mga kapwa mo Pinoy ang nga talagang namamayani at talagang nga namang umaangat pagdating sa showbiz industry sa ibang bansa. Diba? Iba din talaga ang ano eh, ang pagiging proud. Diba? Iba din talaga ang nadadala sa ating house. At eto pa isa, no? Dahil excited na daw si kapamilya star at actress na si Bella Padilla para sa kanyang bagong proyekto sa Europa. Masayang ibinalita ni Bella na siya ang magiging writer at direktor ng bagong project na kanyang gagawin sa Switzerland. Ayon sa actress, makakasama niya sa naturang proyekto ang ilang Pinoy cast and crew kung saan pina-finalize pa nila ang casting nito. Sinabi pa ni Bella na looking forward na siya sa magiging experience dahil ito ang kauna-unahang sasabak siya sa na nasa likod ng camera. Oy, pangarap niya to maging direktor talaga. Alam mo, marami na talagang nasulat na mga pelikula ito si Bella Padilla. Ano, nakaka-proud kasi hindi ka lang pretty face, hindi ka lang magaling na artista, talaga nga namang magaling ka rin talaga magsulat ng script, magaling ka rin talaga mag-direct, di ba? Talagang full prod talaga yung iyong ano, yung iyong talent, no? Nakaka-proud na alam mo yun, pinapanood mo lang siya noon, tapos halos lahat ng mga movies niya, talagang iniiyakan mo rin. Ngayon, mas iba pa pala talaga yung gusto niya in life. Pangarap niya to eh, na mag-direct talaga ng film ngayon. Hindi lang siya sa Pilipinas nakapag-direct ng isang pelikula. Umabot pa siya doon sa Europa. Diba? Congratulations ko, maring Bella Padilla. Ayan, sana magtuloy-tuloy ang success mo, ha? Sana magtuloy-tuloy. At syempre, no, andito lang ang mga fans mo. Syempre, to cheer you up and to be your strength sa mga panahon na nai-stress ka na sa pagdidirect. Ayan na nga! I know they are! So ayan na nga na magbabalik po ang showbiz sa IZ makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Showbiz sa IZ! Ayan! Good morning, good morning, good morning, good morning po ulit sa inyong lahat. At syempre nagbabalik po ang showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin ako. Jam, tara! Ayan ha! Good morning, good morning, good morning! Ho, ayan! Nagpapasalamat po ako sa mga syempre avid listener po natin dito sa showbiz sa IZ. Unang-una na po dyan, syempre mga mahal ko sa buhay. Wala namang ibang susuporta sa atin kundi ang mga mahal din natin sa buhay. Good morning to my parents! Ayan na, Julie Tarayo and LV Tarayo. Ayan, good morning. Ever supportive parents yan, mga sisi ha. Tapos ha, nagpapasalamat din ako sa aking auntie at sa aking lola, no, na TV Dad Lavendia, kaya Mercedita Zola, ayan, at sa aking lola na si Agapita Lavendia na 92 years old na pero sobrang ganda at sobrang lakas pa rin. Yeah, baby! Habang buhay namin or everyday namin pinagpapasalamat po ang syempre pagiging masigla ng lola ko everyday. Syempre yung mga ganyan, di ba? Dapat yung mga araw or umaga na makakasama mo yan, sobrang thankful ka na. Thank you! Diba? Pero syempre pinasasalamatan ko rin po ang aking mga ate, 'di ba? Kaya kay MJ Molina, kaya Grace Baguno, kaya Bella Garcia, kay Jollivie Tarayo, kaya Jeza Albelda, kay Lori J. Buwan, kay Jelina Tarayo. Ayan, thank you so much po sa inyong suporta po, no? Talaga nga namang sinishare talaga nila ang aking episodes, no? Every Sunday. At talaga nakakatuwa because alam na alam mo na iba talagang suporta din sa iyo ng iyong mga mahal sa buhay. So,
eto na nga, syempre, babalik tayo sa mga maiinit na showbiz balita. Dahil isiniwalat ng veteranong singer na si Gary Valencio na kasalukuyan siyang dumaranas ng problema sa kanyang lalamunan. Naku, mahirap to kasi puhunan nila yan eh. Sa isang Twitter post, sinabi ni Gary na ilang linggo na siya nga nahihirapan dito kaya pinagdarasal niya sa Panginoon na bumalik na ang kanyang boses. Malapit na rin kasi aniya ang kanyang musical show na kanyang comeback sa musical theater pagkatapos ng 23 years. Nabatid na ang anak ni Gary na si Paolo Valenciano ang magdidirect na nabanggit na musical show. Nako ha, of course we are praying for Mr. Gary V. Grabe, iba din yan ha, talagang isa rin yan legend talaga sa music industry ng showbiz, di ba? Lahat talaga ng mga kinakanta niya talaga maiiyak eh. Parang akala mo lagi may hugot eh, di ba? Yung mga kinakanta niya na may kinalaman sa faith, no? Talagang iba rin talaga ang dating. Alam mo ha, actually sa simbahan, kasi ang inyo pong lingkod ay ano rin naman, ay reader din naman po ako sa simbahan, ano? Talagang meron talagang mga, may kanta talaga siya na talagang pinapatugtog during communion, during recessional, yung pagtatapos ng misa at doon sa pag-offering. Yan, na meron talaga siya mga kanta na ganun. Dahil iba rin talaga ang boses nito ni Gary V. Talaga nga namang parang, alam mo yun, parang kang huhugutin. Parang nakalubog ka na sa lupa, tapos parang kang huhugutin. Pero alam mo ha, pinagdadasal po namin na nga, maaga ninyong pagaling. Siyempre, no, marami pong fans ang talaga nag-aantay at nag-aabang dito sa concert ninyo. At siyempre, magiging mas lalong masaya sila at mas lalong fulfilling para sa kanila kung talagang nandun kayo at syempre napasayayo sila nung araw na yon or yung araw ng inyong concert. Ayan. So eto na nga susunod dahil inamin na ni Barbie Forteza sa Lie Detector Challenge vlog ni Bea Alonzo na naging crush nito ang former love team na si Andre Paras. Sa latest vlog, makikita na naging honest at diretso ang pagsagot ni Barbie sa lahat ng tanong na ibinato sa kanya ni Bea. Pero pagdating sa katanungan ni Gilsa kung meron itong paghanga o crush kay Andre, tila natigilan at kinabahan ng aktres. Ngunit makalipas ang ilang segundo, agad na pabulong na sumagot si Barbie ng katagang yes. Oo. Matatandaan na nagsama sina Barbie at Andre sa mga programa ng GMA na That's My Amboy at The Half Sisters. Kasalukuyang in a relationship si Barbie sa kanyang hunk actor boyfriend na si Jack Roberto. Boy, kasi alam mo, totoo yan. Alam ko talaga naging balibalita na rin yan before eh. Na talagang, actually, MU nga yung balibalita eh. Na meron daw mutual understanding ito si Andre Paras at saka ito si Barbie Forteza. Siguro hindi lang talaga nag-prosper yung kanilang relationship. Dahil natapos na rin naman yung pagiging love team nila. Eto kasi si Jack Roberto. Napapansin ko sa mga vlogs niya. Eto naman, this is just my opinion ha. Eto ay aking parang observation ko lamang naman. Na eto si Jack Roberto, meron siyang pagkaseloso. Ay, kani ha! Pag may nababanggit si Barbie ng mga lalaki or may nakukwento siya kay Jack doon sa vlog, talaga makikita mo sa mukha ni Jack Roberto na medyo umiiwi eh. Ayaw niya talaga ng ibang lalaking may nai-involve sa kanilang relasyon. Well, sino ba naman ang gusto? Diba? Kung itong partner mo, tapos exclusive kayo na exclusively dating kayo. Kasi yan ang term ng mga artista. Ayaw nila nang mag-jowa eh. Gusto nila exclusively dating. Ayan. So kung exclusively dating kayo, ayaw nyo na rin naman ng ibang mga tao na talagang mag-i-interfere doon sa relationship nyo. Siyempre gusto nyo kayo lang. Diba? Selfish ako eh. Gusto ko ako lang. What say mo? Kasi diba? Ano, hindi naman pwede nga mahal ko tapos pwede rin mahalin na iba. Pangit yun. No? Huwag ganun. Bad yun be. So eto na nga susunod dahil pinangalanan na ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang apat na pelikulang opisyal na kalahok sa Patimpalak. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority na siyang nangangasiwa ng MMFFEC. Kabilang sa apat na pelikula ang Love You With an Accent, Nananahimik ang Gabi, Partners in Crime at The Teacher. Ang mga kriteriya sa pagpili ng mga kalahok ay 40% sa artistic excellence, 40% sa commercial appeal, 10% sa Filipino cultural sensibility, at 10% naman sa global appeal. Alam mo kung saan ako excited dito sa Partners in Crime, na pelikula ni Vice Ganda at saka ni Ivana Alawi, na dinirect ni Miss Cathy Garcia Molina. Diba? Mas iba yung paghanga ko sa direktor kesa din sa mga artista na gano'n. Kasi talaga nga namang lahat talaga ng mga obra ni Cathy Garcia Molina, iba rin talaga ang epekto sa mga viewers. No? Talagang may kurot palagi eh. Merong feedback na hindi mo talaga makakalimutan eh, na parang pag may natinanong ka, napanood mo na ba to? Yes, napanood ko na yan. At
I can explain it to you detail by detail kung ano nangyari, talagang matatandaan mo. Ganon ka tindi ang epekto or influence nito nga mga obra nitong director na to sa kanyang mga viewers. Kaya no, aabangan natin yan mga kababayan. At syempre, ako gusto ko personally manood. Diba? Kung po pwede lang, panoorin ko lahat eh. Kasi actually, meron din nga, kasama dito ang movie ni Ian Veneracion, ang ka-love team niya naman si, ang very controversial na si Heaven Peralejo. Diba? At na-interview nga itong director nila at tinanong, meron ba nga sex scene or meron love scene ba itong dalawa? Kasi syempre, ano sila eh, parang love team sila dito ni Ian Veneracion. Sinabi ng director, of course, yes, hindi ako papayag na wala. Nako, yan ang aabangan, ano? Hindi dahil kay Heaven. Eh, wala naman akong galit kay Heaven. Pero for sure, hindi naman dahil sa kanya kaya aabangan. Dahil kay Ian Veneracion. Then, grabe, sobrang pogi pa rin ito ni kumparing Ian up until now, di ba? Iba rin talaga ang handsomeness nito mga artista na tuwish. Richard Gomez, yan. Si Ian Veneracion, si Piolo Pascual, na talaga nga namang hindi tumatanda, Albert Martinez, Tirso Cruz, di ba? Iba rin talaga din ang appeal nitong mga kalalakihan na ito kahit na yung mga edad na sila, di ba? Kaya naman, aabangan. Ayan, susunod! Siyempre, no, atong susunod. Wait lang! Dahil, oy, eto nak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 
nag-abuse pa siya sa kanyang kasarian. No, pero si Paolo Ballesteros daw ang magsisilbi nga main host ng debut season ng Drag Race Philippines. Kinumpirma ito ng Drag Race PH kung saan ay ibinahagi ito sa Instagram ang first look ni Paolo bilang host ng Philippine edition ng sikat na show. Ipinakilala rin ng aktor bilang Filipino drag artist, celebrity model, at superstar host. Nag-comment naman ang surprise-faced emoji at tatlong red hearts sa nasabing post si Paolo. Ipapalabas ang Drag Race Philippines sa August 17 sa Wow Present Plus. Hoy, ang crush na crush ko to si Paolo. Actually, siya ngayon dahil sobrang gentleman niya rin talaga. Lalong-lalo na kay Maha Salvador. Pinaglilink sila ngayon ni Maha Salvador. Eh. Pero alam naman natin si Maha Salvador, i-marriage siya nga fiancé na. No? Pero, grabe, excited ako dito dahil alam mo ha, may series po kasi sa Netflix, mga kababayan, eh, no? Na RuPaul's Drag Race ba yun? Para series siya sa Netflix na talagang puro mga drag queens talaga yung star doon. At talaga nga namang nakaka-excite kasi the way na kung paano nila make-upan yung kanilang sarili, the way kung paano nila dalagin yung sarili nila kapag suot-suot na nila yung mga outfit nila. Compare mo doon sa mga itsura nila, galaw ng katawan nila habang nga hindi pa sila nakakapag-transform, di ba? Ang laki ng difference, di ba? Talaga nga, nakaka-amaze din yung mga ganito eh. Kasi alam mo ha, ang pagiging drag queen, it requires a big responsibility talaga. It is a big responsibility po. Kasi, syempre no, of course, maraming tao ang mag-a-idolize sa'yo. Maraming tao ang gagaya sa'yo. Kaya, alam mo, kahit yung iba parang, eh, ganito lang naman ako eh. So, bahala na hindi ganon. Marami mag-a-idolize sa'yo. So, kapag ka ganon, talagang mag-iingat ka rin sa mga gagawin mo. Kaya, sila, talagang makikita mo sa kanila, very timid sila. Medyo yung mga words nila, eh, talaga nga namang binabantayan nila. Kasi, usually, yung mga ganyan, alam natin yung mga ganyan, very outspoken yan sila eh. Kaya, yan ang maganda sa mga friendship natin na nasa ganyang community. Kasi, very outspoken sila. Talagang kung ano nakikita ko, sasabihin ko sa'yo. So, doon sa series na yon, ito explain ka. So, yun na, share ko lang naman. Ano. Yung sa series na to, talagang makikita mo na talagang binabantayan nila every word na sasabihin nila. Alam mo, pinag-iisipan pa muna nila bago nila sabihin sa public. No? Kaya naman, we are very excited for Paolo Ballesteros. So, syempre, no, soon, ano, we are praying, lalo na doon sa mga fans. Sana makasama siya doon sa ano series na yon, no? Binabantayan at inaabangan natin yan, mga kaibigan. So, ayun na nga, no, syempre, magbabalik po ang showbiz sa IZ makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Showbiz sa IZ! Ayun na nga, hello, 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 pulit sa inyong lahat. At syempre, nagbabalik po ang showbiz sa IZ kasama niyo pa rin syempre ako, Jam Tarayo. Yeah, kaya, nagpapasalamat din po ako doon sa isa ko pang pamilya po, no. Syempre, ang kay Tita Amelia Soriano, kay Tito Arthur Soriano, kay Armel Soriano. Ayan, thank you very much po. At kay Lola Patricia Soriano. Syempre, pinapasalamatan ko rin po ang aking mga kaibigan. Talaga nga namang grabe rin talaga ang suporta sa akin, no. I love you all. And of course, to the avid viewers, syempre, no,
kay Miss Andrea Jong, kay Miss Aning Abseri de Leon, kay Angelo Redaja. Ayan, I'm very, very thankful na palagi po kayong nakasubaybay dito sa Showbiz IC. Ayan! So, eto na nga, tutuloy-tuloy na natin ang mga mainit na Showbiz balita. Dahil going strong pa din daw ang kapamilya couple na sina Liza Soberano at Enrique Hill. Matapos maispatan ang dalawa na magka-holding hands sa loob ng isang kilalang beauty clinic. Sa isang video na ibinahagi ng celebrity doctor na si Hayden Ko sa Instagram, so alam niya na yung beauty clinic, ano? Nakikita ang couple na nagtatawanan at sweet na sweet sa isa't isa. Nabatid na nagtungo ang dalawa sa beauty clinic upang sabay na magpa-treatment. Matatanda ang umugong ang isyong hiwalay na ang Liz Ken na agad na namang pinabulaanan ni Liza. Naku, alam mo, feeling ko, hindi na maghihiwalay to eh. Parang Katniel din to sila eh. Kasi grabe yung improvement ng maturity ni Liza nung naging sila ni Enrique Hill. Ang laki ng improvement, ang laki ng nilip talaga nga naman. So, iba din talaga ang naibibigay sa'yo ng healthy relationship. Alam mo yan ang totoo. Kahit ako, buhay na saksi ako. Saksi na. Pero kapag ang partner mo kasi, most especially ang lalaki, lagi nila sinasabi, pero ito naman, this is just my opinion. Sabi nila, kapag ang lalaki daw ang mas mature sa relationship, sobrang laki na nga nang magiging epekto sa relasyon, magiging magandang epekto sa relasyon. At syempre, no, kasi mas sila ang magdadala ng relasyon. Unlike kapag ang babae ang mas mature, tas ang lalaki immature pa. Ang nagre-result siya sa toxicity ng relationship, or talagang everyday toxic yung relationship nyo. Ito naman ay based on my opinion lang naman, at syempre sa mga napapansin ko, observation ko lang din sa mga kaibigan ko, no. Kasi daw kapag ang lalaki ang mas mature sa relationship, dahil nga mas mahaba ang pasensya nila. Ito naman, ganyan din kasi kami ng aking partner ngayon. So mas mahaba ang pasensya nila, nadadala ka or napupush ka, for example, kapag ka nag-away kayo, kasalanan mo. Tapos, syempre, hindi ka magsusorry, ma-pride ka eh, diba? Yan ang problema nating iba sa mga babae, talagang ma-pride eh. So, ang ginagawa ng lalaki, susuyuin ka ngayon. So, sorry na, baby. Sorry. Ganon. Gaganin ka ng lalaki. So, syempre, ikaw, ayoko nga. Magpapa-ano ka pa, magpapa-bebe ka pa, girl. Pero, dahil nga, no, ang lalaki, talaga nga, matured na nga siya mag-isip. Talagang madadala ka niya, or ikaw din sa sarili mo, maaano ka eh, maano bang tawag nito, makokonsensya ka. Nagtuyo na naman ako, nagtupak na naman ako. Problema natin yung mga girls eh, no? Napakarami nating toyo, hindi na uubos, no? Talaga nga, nagtupak na naman ako, nagtuyo na naman ako, kawawa naman yung partner ko. Diba? Yan naman ang maganda sa ating mga girls. Very honest din naman tayo sa ating mga sarili. Hindi nga lang tayo nagsusok. Asa ka pa. Yeah. It's different from saying na, okay, fault ko this time. But I'm not gonna say sorry. Yan. Ayan ang problema ko. Alam nyo, paluin nyo nga ako. Pero pag-iisip ko na yan, sobrang hirap para sa akin na banggitin yung salita na yan. Sa partner ko ha. Pero sa ibang tao, syempre hindi. Sa partner ko, parang nga, siguro dahil nga mas mature yung partner ko, mas alam kong maiintindihan niya ako. Kaya nag-iinerty ako ng ganito talaga. Guilty rin naman po ako, mga kababae niya. Pero ayun na nga. So, doon nga sa relasyon ni Liza at saka ni Enrique Hill, mas mature kasi si Enrique. Though obvious naman na mas mature talaga ito si Enrique. Kaya talaga nga namang nadadala niya si Liza or si Liza, nagiging mas malawak na rin yung perspective niya in life, nagiging mas malawak na rin yung kanyang pangunawa sa mga bagay-bagay na nagre-result, syempre, ng pagiging mature niya na rin as a person and as a partner to Enrique. Ayan, so eto na nga susunod. Naku, eto ha, hottest news to, mga sisi, dahil naaalala nyo, kamakailan lang umamin to. Pero ngayon, binabawi niya. Dahil binakasag na nakatres na si Alexa Miro. Ang issue, matapos kung sa social media na siya ang girlfriend ni Ilocos Norte First Representative Sandro Marcos na anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa naging payag ni Alexa, kanya nga inilarawan ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Sandro kung saan magkaibigan lamang sila ayon kay Alexa. Nagulat at apektado siya sa natatanggap na pambabash mula sa mga netizen dahil first time niya itong naranasan. Nilinaw ng aktres na matagal na silang magkaibigan ng presidential son at super close lamang sila sa isa't isa. Sinabi pa ni Alexa na wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil alam niya kung sino siya maging ng mga taong nakakakilala sa kanya. What?
nakakaawa. Kasi bakit niya kinakailangan makareceive ng mga ganitong bashing? Diba kung totoo nga na jowa talaga siya or girlfriend talaga siya nito ni Sandro Marcos, well, hindi niya deserve yung mga ganong bashing, yung mga ganong judgment ng mga tao. No, hindi niya naman napipigilan itong dalawa na to na magmahalan dahil lang sa sinasabi niyo na influential itong tao na to. Tapos kinocompare niyo pa doon sa role nito ni Alexa sa Netflix na naging movie niya, no? Hindi naman dapat or hindi naman na tama na i-judge niyo yung tao base doon sa napanood niyong movie. Naku, it's very wrong, mga Mari, no? At syempre, talaga nga, sabi nga nila, no, kahit etong mga artista na to, artista sila, at talaga nga, malawak din naman talaga ang naging ang training sa kanila na, uy, pag-unawain mo yan dahil artista ka, industry mo yan, kinakailangan lawakan mo ang pang-unawa mo dyan, tibayan mo ang loob mo, tatagan mo ang iyong puso, diba? Yan ang training sa kanila eh. Pero, alam mo, eto kasi mga bashing na to, iba na eh. Marami nagba-viral na sinasabi na, sana matalino, artista ang nagsabi noon, mga sisi. Well, hindi ko napapangalanan ha, pero yun ang post niya. Sana daw matalino ito si Alexa Mee. Diba? Meron pang isa na hindi man lang pumili ng presentableng babae. Bakit? Ano ba si Alexa? Presentable naman, mga sisi eh. Dahil lang doon sa specific na role na yon, talaga nga ng mga alam nyo na, inalam nyo na, at basang-basa nyo na yung buong pagkataon niya. Huwag po tayong ganun. Ano, iwasan natin yon, mga sisi. Ay! Bad yun! Pero eto na nga, no. Eto, bibinawin ko lang naman, ano. Dahil, syempre, ibinigay ko rin naman sa inyo yung itong balita na to before pa. Pero ang nagsabi kasi ang umame na doon sa estado ng relasyon nila before ay yung kampo ni Alexa Miro. Eto kasi, eto, si Alexa Miro mismo ang nagsabi na talagang super close lang talaga sila. Malay nyo, magkababata, diba? Dahil iisa sila ng hometown, baka naman na talagang lumaki sa iisang subdivision, diba? Sa isang village. Diba? Hindi naman natin masisisi. Well, wala naman tayong magawa kundi mag-antay. At talaga nga namang, syempre, kung hindi naman natin sila masisisi, kung ayaw nila umamin, no? Kung ayaw nila umamin, wala naman tayong magagawa, no? Tayo naman ay tagatanggap lang ng chismis. So ayun na nga, no, syempre, ano mo pinagdadasal ko lang, syempre, ang katatagan ng loob neto ni Alexa Miro. Dahil sobrang daming bashing talaga na natanggap niya nung inamin ng kampo niya nga na may something sa kanila neto ni Sandro Marcos. No? Grabe din naman talaga yung panghusga na naranasan niya, pangkukot siya. Diba? Ay! Grabe naman kayo! No? Huwag ganun, mga sisi, no? Kasi ito naman mga tao natin, ginagawa na lang naman yung rule niya. Diba? Huwag po natin sila i-judge. Lalo na, syempre, kung hindi naman tayo malapit dun sa tao at hindi naman natin siya kilala. Nagmahal lang naman siya. So, ayun na nga, susunod. Isang big decision daw ang ginawa ng anak ni Ina Raymundo na si Erica Portunac. Matapos itong sumailalim sa breast reduction surgery, sana all maipapareduce, mga be. Sa video clip na ibinahagi ni Erica sa kanyang TikTok account, inamin ang 17 years old. 17 pa lang pala si Erica. What say mo? 17 pa lang pala yun. Nadalaga na ito ang pinakamasayang araw niya para sa kanya. Ilan pang video ang ipinakita ni Erica kung saan nakikita nga patungo ito sa ospital at nasa loob pa ng clinic. Doon nga, 2021, unang nagbigay ng hint ang anak ni Raymundo sa kanyang interes na sumailalim sa pagbabawas ng hinaharap. Pagbabawas ng future. What? Hindi naman matukoy kung kasama ni Erica sa kanyang surgery ang basketball player na si Kobe Paras. Matapos kumalat ang larawan nila noon na magkasama sa isang beach sa Bali, Indonesia. Alam mo ha, though maraming tao talaga ang matatawa dito sa news na to, no, ano rin kasi yan eh, talagang may kinalaman din sa health condition ni Erica. Kasi kapag ka mabigat na talaga yung dinadala mo sa future, magkakaroon ka talaga ng problema sa spine. Bibigat. Sobrang bigat niyan, tapos mangangalay yung spine mo, hindi ka makakakilos ng maayos, makukuba ka, ganun. Kaya siguro yun din ang in-advise sa kanya ng doctor. Kasi sa mura ng edad, Diyos ko, 17 pa lang, mga B, paano pa kaya kung nagka-pamilya na yan, ha, diba? Mas mahihirapan siya dahil mas lalong uusbong ang kanyang future, diba? Mas lalong lalaki. Kaya nga naman na, for sure, may kinalabay health conditions yan ni Erica Portunac. At huwag po nating pagtatawanan yan, mga sisi, dahil talaga nga na mga delikado rin yan sa ating kalusugan o sa kanyang kalusugan. Syempre, bakit ko naman din namin? Eh, sarili ko, wala naman ako noon. Pero no, sa kanyang kalusugan, no, delikado rin yan, mga madam. Dahil, no, iba rin talaga ang
katulad nga na sinabi ko, spinal cord, talaga nga, pibigata, pwedeng rumupok, dahil nga mabigata, di ba, hindi niya na mabuhat ng maayos, hindi niya na madala ng maayos sa posture niya, no, magkakaroon din niya. So, yun na nga, eto pa isa, oy, dahil may paglilinaw daw ang actress na si Andrea Brillantes, kaugnay sa kanyang viral baby talk video. Ayon kay Andrea, hindi niya ito sinasadya at natural na ito sa kanyang boses. Pariwanag pa ng actress, hindi niya naranasan ang normal childhood at kulang siya sa pansin noong siya ay bata pa dahil siyang bunso sa kanilang pamilya. Matatanda ang pinag-usapan ng video ni Andrea nang mag-baby talk ito habang bibili sa isang tindahan sa Siargao kung saan kasama niya ang boyfriend na si Richie Rivero. Ayun yung nag-viral na ano? Yun nga, cookies and cream po. Diba? Eh, ano siya? Nagbibili siya ng shake ba yung binibili niya sa isang tindahan sa Siargao? Ano? Kuya, pero sinabi niya din sa interview na to, kasi napunod ko rin to specific na interview na to, na may kinaman siya sa smell. Hindi ko alam kung anong tawag sa ano sa disease na yun eh, or sa disease na yun. Pero a distinct disease daw to eh, talagang bibihira lang din na nagkakaroon. Wala siyang pang-amoy. Na to the point na kapag bumibili siya ng pabango, kuya, ang nakakatawa dito at ang weird dahil lang collection niya ay mga pabango. Pag umibili daw siya ng pabango, pinapaamoy niya sa ate niya or dun sa partner niya, kay Richie Rivero nga. Tapos pinapadescribe niya, anong amoy? Describe mo sa akin anong amoy. Tsaka niya bibilihin yung pabango. Buting dito pa ito napaprank si Andrea, no? Baka ano, i-recommend sa kanya ng pabango yung amoy na, yung masangsang ang amoy. Alam niyo na yun, no? Pero kung hindi naman i-recommend, ako nakakahiya. Pero good thing, no? Talagang mapagkakatiwalaan din naman yung kanya. Sabi naman niya, mga pinagkakatiwalaan kong tao, yun ang din naman doon yung pinapapili niya ng pabango. Pero, yung sinasabi niya na nung bata daw kasi siya, dahil nga bunso, kulang siya sa pansin. Dito lang ako medyo confused, mga sisi, ano? Dahil, diba, kapag, ito usually, ito naman ay nangyayari lang din naman. At saka, ito rin naman, kasi ang inyo pong lingkod ay bunso rin, no? Sa aming magkakapatid, syempre, alam naman sa inyo. No? At saka, dun sa mga pamangkin ko rin, bunso na talaga. Ang mas maraming atensyon yung bunso. Diba? Tapos ang sinabi niya dun sa interview, siya daw kasi ay kulang sa pansin. O talaga naghahanap talaga ng pansin from her parents. Kaya daw siya nagbe-baby talk lang madalas. No? Well, and ironic lang siya doon sa nangyayari in real life. Pero siguro yun yung setup nila sa pamilya. Well, hindi naman natin masisipin. So, ayun na nga na, no? Siyempre, magbabalik po ang showbiz sa IZ. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Showbiz sa IZ. Ay, yan na nga. Hello, hello, hello po rin sa inyo lahat. Naku, last na po ito ha. Last gap na natin po ito sa showbiz sa IZ. Kaya naman ako, sisiksikin ko na mga maiinit na showbiz balita. Ito talaga top news po natin ito of the week ha. Ito talaga pinaka nag-viral ito mga netizens or mga shao. Diba? Ito na nga dahil humingi daw ng dispensa ang actress vlogger na si Donalyn Bartolomea matapos batikusin ng netizens ang kanyang baby-themed photoshoot para sa kanyang kaarawan. Pinagdiwa ni Donalyn ang kanyang 28th birthday noong July 9, 2022. Sinabayan niya ito ng pag-upload ng kanyang birthday photoshoot kung saan umaakto siya ng sexy baby. Isang larawan dito ay nakabib siya bilang pang-itaas na damit kung saan sumisilip ang ibabang parte ng kanyang boobs. Meron din siyang larawang umiinom ng gatas mula sa isang feeding bottle. Ang isa naman ay sexy picture niya na sinusubo ang kanyang daliri. Oy! Yeah, baby! Caption niya dito, "Me as your baby, goo goo gaga." Burado na ito lahat sa Instagram at Facebook accounts ni Donalyn, pero hindi pinalampas ng netizens na nakakita ng larawan dahil ginawa raw niya nga sexual subject ang pagiging inosente. Alam mo ako ha, personally, hindi ko rin nagustuhan. Alam mo, eto naman ay aking opinion lamang, ano. Minsan sinasabi nila, wag mo nang pakailaman na. Pero ako personally, hindi ko nagustuhan. Siyempre, pati rin naman ako ng social media world, diba? Kaya talagang concerned citizen lang naman ako. Hindi ko rin nagustuhan itong team photoshoot na to. Pero alam mo, ang maganda kay Donalyn, eventually, humingi talaga siya ng dispensa at talagang nag-sorry siya. Kasi ginawa niyang sexual subject yung mga baby daw dito sa kanyang photoshoot. Whereas, yun talaga yung nakikita mo.
Diba? Kasi halos hubad na siya dun sa photoshoot niya, lalo na yung nakabib siya eh. Na siguro hindi niya lang talaga na foresee or hindi niya lang na forecast yung posibleng mangyari kapag ka-inupload niya yung pictures na yon. Pero alam, ang maganda dito, nag-sorry. Kapag ka gumagawa po tayo ng masama or nakakapagsabi tayo ng alam natin na foul, nagsusorry tapat tayo. Ayan ha. Hindi naman ako sa nagpaparinig dun sa isang dun sa mga sa ibang tao na public personality na hindi na lang na tinatanggap ang kanilang pagkakamali, no? Pero importante na humingi tayo ng paumanhin kahit pa sa tingin natin ay tama tayo. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng perspective eh. Na hindi mo pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa iyo, eh basta sa akin tama 'to, hindi ganoon. 'Di ba? Ano tayo eh, dapat neutral lang tayo. Since a public personality tayo eh, tayo yung inaabangan ng mga tao. Lalong-lalo na ang impluensya nito ni Kumaring Donaldine, isa mga bagets talaga. Yun talaga ang pinaka tuldok or pinaka punto ng kanyang mga vlogs. Yun talaga ang main audience niya. Ayan na nga, eto pa susunod dahil usap-usapan daw ngayon sa social media. Ang tila muling patutsada ni Zainab Harake sa kanyang ex-partner na si Skasta Klee. Eto na naman, gustong-gusto ko to. Sunod-sunod na tanong at tama ang laman ng tweet ni Zainab. Tweet niya, ngayon may anak ka? Mga away ka ng mga tao? Bakit? Kasi maglalabas ka na naman ng kanta. Lana talaga pera? Gusto mo na lang gulo para umingay? Tama ka na, wala ka na magagamit, pagod na lahat sa'yo. Sa hiwalay naman daw na tweet, ni-retweet ni Zainab ang post ng isang netizen ng larawan ni Zainab kasama ang anak na si Bia. Caption daw ni Zainab, itong anak ko, di magiging mommy's girl to kung di ko siya napapasaya araw-araw. Masaya na kaming dalawa lang at least totoo ang pagmamahal namin sa isa't isa. Bago ang tweet na ito ni Zainab, usap-usapan na rin ang pag-reply ni Skasta sa isang tweet ng kaibigan ni Zainab na si Jahan Visperas. Tweet ni Jahan, huwag niyo na idamay yung tao sa kahit anumang post. Ano kung nag-post ng yellow heart? Di na namin problema kung baliw na yan. Kasi yahan at kapayapaan ng mag-ina yung pinoprotektahan namin. Hoy, nag-reply si Skasta, eto na nga. Dami mong kabaklaan na naman, ikaw ba tatay? Palibasa wala kang tunay na anak, kaya di mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Laki-laki mong tao ang ingay-ingay mo. Ngunit agad din itong binura ni Skasta makalipas ng ilang minuto. Dahil dito mas nagliwanag ang espekulasyon ng netizens na parang nga sa rapper-songwriter ang tweet ni Zainab. Sa ngayon ay burado na rin ang nasabing cryptic tweet ni Zainab. Huy, alam nyo ha, pero hindi nyo rin naman masisisi eto si Skasta Klee kung namimiss niya yung anak niya. Hindi naman din natin sinasabi na nagsisisi na siya dun sa ginagawa niya dahil girl, dapat naman talagang hindi na balikan. Ay, ako galit. No? Pero ito lang yung mariaking opinion. Ano? Kapag ginanon ka ng partner mo, malala na yung ginawa kasi sinabi kahit mamatay pa yung anak daw nila. Okay lang daw. Basta hindi daw siya nagsisinungaling. Pero lumabas nga ang katotohanan ng bababae nga tapos nagsinungaling. Pero talagang isinangkalang mo yung buhay ng bata. Yun din naman ang pinaka na off si Zainab eh, na dapat sana talaga hindi niya nabalikan. No? Pero hindi mo rin naman maaalis doon sa tatay na mamiss niya yung anak niya. No? Talagang nga, kasama yun sa proseso at kasama yun sa mga pagsisisi niya sa buhay. Kaya yung mga netizen na nagsasabi na binabash eto nga si, sinasabi na nagbalikan na kayo, TANGA ka talaga Zainab, kasi nagbalikan na kayo dahil nagpost na ng yellow heart ito si Skasta Klee, na talagang ini-incorporate nila dito sa love life nila ni Zainab, na tila nga daw nagkabalikan yung dalawa. Well, pinabulaan na naman ito ni Zainab at sinabi niya na nga na hindi niya nababalikan. Sana nga, Bi, ano? Sana nga talaga hindi niya nabalikan dahil sobrang dami ng sama ng loob ang naibigay nito ni Skasta Klee sa kanya, to the point na nakunan siya ng anak. Wala man lang pakialam yung eto si Skasta Klee sa kanya. Galit na galit talaga ako, mami. Alam ko ba kung bakit? Pero iba rin kasi talaga ang epekto nito sa akin na kay ni Zainab. Siguro kasi fan din ako nito ni Zainab Harake. Actually, fan ako ng love team nila. Fan ako ni Skasta Klee. Talaga nga namang yung mga music ko nga sa phone ko, talagang si Skasta Klee din ang pinapakinggan ko eh. As a singer. Pero as a person, hindi. Charot! No? Ang sama ng loob. Pero totoo yan, nakakasama rin naman talaga ng loob kapag ka gano'n na... pakiramdam ko kasi irresponsable eh. Though hindi ko pakiramdam, irresponsable talaga. Kasi ipinagpalit mo yung pamilya mo para lang sa babae na... alam mo nga, happiness lang ng laman ang maibibigay sa'yo. Diba? Ibang level din naman talaga yon. Pero alam mo nga, eto na nga ang sinasabi ko sa inyo, no, mga tao, mga netizens, na
kung ano yung meron ka ngayon at pakiramdam mo eh talaga nga namang nagbibigay ng sobrang saya or sobrang lalim na ligayang na ibibigay sa'yo, eh huwag mo nang pakawalan. Sayuhin mo na. Angkinin mo na. Diba? Kasi once na maisip mo na mahal ako nito, hindi niya kayang mawala ako, tatry ko lang naman eh. Nakuwag. Kasi ano yan eh, sugal yan. Diba? Actually, ang pagmamahal ay sugal din naman. Pero sumugal ka na rin lang dun sa taong mahal mo. Huwag mo nang sugalan yung mga hindi mo namang kailangan sugalan. Kumbaga, ang gusto ko lang naman sabihin, eh makontento tayo sa kung ano yung kaligayahan, kung ano yung kasiyahan na ibibigay sa atin ng present. Kasi ito tayo eh. Diba? Hindi na natin kailangan bumalik-balik pa or mag-try pa ng ibang putahe. Kasi kung masarap naman yung kinakalagyan mo ngayon na talaga nga namang sinasabi mo nga fulfilled ka na or content ka na, bakit ka pa magta-try ng iba? Bakit ka pa mag-take ng risk na dungisan pa yung sarili mo, lalong-lalo na yung mga mahal mo sa buhay, diba? So, ayun na nga na napakabilis ng oras. Pero syempre, bago ako pang paalam, gusto ko lang po magpasalamat sa buong pamunuan ng DWIZ 882. Sa pangunguna po yan ang aming boss, si Boss D. Edgar Cabangon, kaya Miss Ana Casino, Sir Cholo Baviera, Sir Tito Incarnacion, Sir Marvin Estigoy, kaya Sir Vic De Leon Lima, kay Miss Judith Estrada Larino, kay Sir Bert Mosso. At syempre, no, sa mga malilipo sa akin ngayong araw na ito, kay sa pangunguna po yan ni Engineer Jeric Barreto, kay Allen Ibanez, Kimi Gomez, Angelo Baino, kaya Joanna Luna, at syempre kay Jai Rojas. At oye, nagpapasalamat din ako sa aming mga writers, si Ariam Sancho, sa mga nagsusulat, yun yung mga nagsusulat ng mga showbiz news natin, no? Si Ariam Sancho, kay Hyacinth Ladivico, kay Angelica Doctolero, at syempre, nagpapasalamat din ako kay Patrol 11 Tina Nolasca, Rashid Loxin, at sa ating mga CA, Maze Alinho, Dayon, at kay Joanne Jacqueline Punay, Binoo, no? Pero maraming salamat sa inyong lahat, at kay Ate Hiyas, oy, kay Ate Hiyas Pantalyon, at syempre, no, sa inyo pong lahat na talagang alamang nakasubaybay at nakatutukpo sa akin ngayong araw na ito, eh, sana nag-enjoy kayo sa ating episode, dahil, naku, ang dami ko pang natirang chismis sa inyo, mga mare, pero syempre, kaya nga aabangan nyo ulit ako next week, dahil marami pa tayong pag-uusapan, no? Magbabalik po ako next week, dito lamang sa inyong kachikahan, at paborito nyo nga Showbiz Source, every Sunday morning, ang Showbiz sa IZ. Susunod na programa, kasama si Direk Heidi Season sa Gawin ang Tama. Showbiz sa IZ.